Hi guys! Welcome back sa ating Involve Asia and Cryptocurrency YouTube channel. Nandito tayo sa ating account for gate.io cryptocurrency exchange. And makikita natin dito na yung mga cryptocurrencies and coins are majority up in the past 24 hours. So, in the past 24 hours guys, to set your expectation, yung price or range na nakikita ninyo, yung price action nito ng mga cryptocurrencies and coins in the past 24 hours, okay? So for Bitcoin or BTC USDT pair, nagre-rebound to, currently $20,000 and above na siya. So up by 2.15% in the past 24 hours. And then kung mag-focus tayo sa ating mga ISO 20022 compliant cryptocurrencies, makikita nyo dito yung XDC USDT pair at least up by 1% kahit papano. XLM Stellar Lumens 8.41% up by 8.41%. HBAR USDT pair up din by 1.48% in the past 24 hours. ALGO or Algorand USDT 4.64%. And syempre yung XRP, Ripple XRP USDT pair up by 11.31% as of the recording ng video na to, September 18, Sunday, 3:19 AM Manila time. So kung natutulog ka ngayon and mamaya mapanood mo tong video na to, check mo yung mga holdings mo, baka mas tumaas palalo yung XRP later. Or in the next few days or weeks or until May 2025. Okay, hint na yan guys ha. May, tandaan nyo guys ha, May 2025, hanggat maaari huwag nyong ibebenta lahat ng inyong mga cryptocurrencies, lalong lalo na yung mga inaalagaan natin na ISO 20022 compliant cryptocurrencies, okay, para ma-maximize natin yung mga fruitful gains pagdating ng araw. Mabilis lang yan guys, hintayin nyo lang yung 2 years kahit papano. Pag nilagay natin yung ating mga investment sa tamang mga cryptocurrency coins or investment, magiging fruitful din yung mga pinaghirapan natin, okay? So check natin si ano guys, XRP, ayan. Okay, punta tayo sa charting niya. Ayan guys, yung one day niya, kitang-kita nyo naman yung candle. Dalawang bar pataas. So yung yellow line na nakikita natin in the middle, most likely, ano to eh, yung line na nalagpasan ni XRP or yung resistance na nalagpasan, kaya nag-bounce pa siya pataas. So more than 10% siya. Bihira ko kasing makita si XRP uli na tumaas. So although tumaas to dati ng ano ng 60 pesos 1 XRP. Kung tutuusin, mababa pa to, pero sa bear market na dinanas natin in the past few months, hindi nga few, medyo matagal na eh. More than 6 months na nga yata eh. So parang nakatuwa lang na bumabawi uli yung XRP. So okay lang yan. Now kung titignan natin yung, tignan muna natin yung nasa baba, yung RSI, Relative Strength Index. Okay? Makikita nyo na yung recent, yung nandito sa may pinakakanan, lamang yung mga bulls. Ibig sabihin, mas maraming bumibili ng XRP. Based sa mga nakakalap kong information, nearing settlement na raw kasi yung XRP against the lawsuit nito sa SEC or Security Exchange Commission. So most likely, isa itong driving factor kung bakit biglang bumalik yung interest ng ibang investors sa cryptocurrency, particularly sa XRP na kasama sa leading, kumbaga siya yung pinaka-main na ISO 20022 compliant cryptocurrency. Next yung XLM, XDC, and then yung IOTA and Algorand, okay?
Meron din tayong holdings ng mga magagandang utility cryptos or coins like Hedera HBAR. Okay? At the moment, hindi pa ako nakakapag-imbak ng QNT or quant, pero kung may extra money on the side lang ako, bibili talaga ako ng quant, pero nagiging realistic lang ako sa kaya kong i-invest sa amount ng financial capacity na kaya ko, yung amount ng money or investment na kaya kong i-lose or i-risk sa cryptocurrency. Pero for me, it's not considered a loss kasi pinaghirapan kong i-research to sa sarili ko, and alam ko naman na yung mga nilagyan ko ng investment ko, hindi ito basta-basta mawawala. So regardless, yung nilalagay lang nating pera dito or investment is yung extra money on the side na kayang-kaya ng risk appetite natin, okay? So dapat ganun din kayo guys, para na ma-manage nyo ng maayos yung finances ninyo. And puntahan natin yung 1-hour charting ni XRP. Kita nyo guys, para siyang, ang ganda nung ganito, yung parang step ladder o ang laki ng isang candle. Lumalaban yung mga nagbebenta, pero pag tinignan natin yung 5 minutes, ayan na, yung iba nakita, Kita nyo yung galaw nung red na candle kanina, bababa na sana siya pero biglang tinulak. Kasi may mga bumibili pa. So ito yung magandang labanan. Hindi yung basta-basta idadump. Diba? And guys, ang XRP na supresto ng napakatagal na panahon since 2017. So another thing to look at or to consider is wala pang nangyayaring utility bull run. Mayroon na tayong mga bull run ng kung ano-anong mga meme coins last 2021. Pero based sa perspective ko, feeling ko yung mga tao na re-realize na nila na dapat nag-i-invest sa mga cryptocurrency or coins na totoong may use case. And yung mga tao ngayon na pumapasok sa cryptocurrency, feeling ko, ano na sila nagre-research na rin. Hindi yung basta-basta nag-e-enter sa market para lang maglagay ng pera. And ang gusto ko lang sabihin, feeling ko sa stage na to, early investors tayo, pero I can feel na yung mga tao, yung mindset nila, feeling ko, nagiging wise na rin sila, and gusto nila kapag nag-invest sila into cryptocurrency, nasa maayos na project yung kanilang mga investment. So, patience lang talaga, and naniniwala talaga ako dito sa mga ISO 20022 compliant cryptocurrencies natin, okay? So, guys, quick update lang talaga itong ginawa ko kasi nagulat, na surprise din ako sa ganda ng price action ng XRP and yung mga ISO compliant cryptocurrencies natin. So, disclaimer statement for our Involved Asia and cryptocurrency YouTube channel. All the information on our website is published in good faith and for general information purpose only. And any action that you take upon the information you find on our website, Involved Asia and Cryptocurrency YouTube channel, is strictly at your own risk, okay? So, more fruitful gains, everyone. I'll see you again on our next vlog. Okay, so kita nyo yan. Mas marami pang buying pressure yung Bitcoin. So, tingnan natin kung mas lalo pang tataas yung Bitcoin. Magiging beneficial din to para sa kabuuan ng cryptocurrency market. Thanks again guys, and God bless everyone. Thank you.